guys, so for today, we'll be discussing the evolution of digital transformation. Ayan. So last time, we discussed the history ng communication. So gaya nga nung sinabi natin dati, no? So kailangan maintindihan natin lahat from the past. So kailangan maintindihan natin lahat, ano, from the past, present, and future. Yan. So sa past, napag-usapan na natin yung mga history ng communications na ginagamit nila mula noon. So ngayon, tingnan naman natin kung paano nag-evolve yung digital transformation. Mga bagay na ginagamit natin noon, pero tingnan natin kung paano siya nag-evolve. Okay, let's start. So, sabi ni John C. Maxwell, change is inevitable. Growth is optional. Ayan. So, mapapansin natin yung word na inevitable. So, meaning nito, kailangan siyang mangyari. Okay? Need to happen. Ayan. Mangyayari talaga. Hindi mo siya matatakasan. Ayan. Change is inevitable. Kaya nga lang, yung growth, optional siya. Okay? Pwede kang mag-change in a positive way or mag-grow ka, or on the other hand, is hindi ka mag-change. O meaning, hindi ka mag-grow. Ayan. So, dalawa siya, no? Positive and negative. Okay? So, yung change, talaga mangyayari yan. Pero kung doon ka sa positive change or sa negative change, option mo yan. Okay? Option mo siya. Sige, tingnan natin, ano? So, everything is changing. So, will your business on industry? So, tingnan natin, guys, sa music na lang, ano? So, siguro before ay gumagamit kayo nito, no? CD, compact disc, yung ipapa-burn mo pa siya, no? So, yan. CD. Then, after ng CD, nagkaroon ng DVD. So, what is DVD, guys? That's a digital versatile disc. Yan. Okay? Pero after ng CD, nagpunta na tayo sa MP3. Okay? MP3. So, what is MP3? That's a MPEG layer 3 audio. Yan. Wherein etong MPEG, ang meaning niya, moving picture experts group. Yan. Okay? So, MP3. So, after ng MP3, ito, familiar na tayo dito, no? Spotify. So, nagsimula tayo noon sa pagbe-burn pa sa mga CD, bibili ka ng CD, and then lahat ng mga music na gusto mo, co-compile mo dyan, burn mo, until na nasa phone na natin yung mga music na gusto natin, pipiliin na lang natin siya. Okay? Through Spotify. Okay? So next, lipat tayo sa photography. So sa photography naman, nagsimula tayo sa Kodak. Okay? So nag-start niyan ay si George Eastman. Yan. So, after ni Kodak, actually, si Kodak, isa to sa hindi nag-adapt ng digital transformation eh. So, later, malalaman natin kung bakit. Hindi siya nag-adapt into digital. Tingnan natin yung mga ilang companies na hindi nag-adapt into digital. So, after ni Kodak, lumabas na si Canon, yung mga natawag nating mga digital camera.
Pero after ni Canon, ngayon is IG na lang, guys, ano? So lahat ng mga pictures natin sa Kodak, kailangan mo pa yung ipa-develop, ano, yung film. Kay Canon, naka-save siya sa ano, sa camera, digital camera. So kailangan mo pa rin siyang ilipat. Pero dito sa IG, talagang mailalagay yung mga pictures mo from your phone. Maisesave mo na siya sa isang app na IG, ano, wherein maiipon mo yung mga pictures mo, hindi mo na kailangan gumawa ng album, ano. So gaya dito sa Kodak, pagka nagpa ano tayo, nagpa-develop, so kailangan mo pang bumili ng album para mag-group mo yung mga pictures, ano. Yan. So sa news ganun din. So eto mga newspaper, ayan, until napunta tayo dito, guys, sa Twitter. Social media, guys, ano. Wherein, kitang-kita na natin yung mga balita from our phone. Ayan, through Twitter. Then, nandiyan din yung job advertising. So, Herald, Irish Jobs. So, sa Philippines nga, merong mga, ano, di ba, mga job fair. Wherein, pupunta ka doon, magpapasa ka ng resume. Pero ngayon, hindi na ganun, guys, ano. Meron ng LinkedIn. Nasa bahay ka lang. Ayusin mo lang yung profile mo doon. Then, na sila na yung hahanap sa'yo. Sila na yung kukontakt sa'yo. No? Yun. So, talagang lahat nagbabago. Pwedeng ito yung inabutan mo. Yung time ng CD, Kodak, Jaryo, mga job fair. Pero tingnan natin, ano, ang bilis ng evolution o nung transformation. So, pag sinabi kasi natin evolution, ano, para, ano siya na yun? Total change. Total change siya. Ano, talagang nagbago lahat. Yan. Okay? So, kaya nga lang, due to that changes, nagkaroon tayo ng tinatawag na technological disruption. Technology disruption. Okay? So, tingnan natin. Noong 1900s, isa lang ang automobile, nag-iisa yung naka-red. O lahat naka-kalesa. Or horse carriage. Pero after lang ng 10 years, after one decade, ang nangyari, isa na lang yung horse carriage, lahat naka-automobile na. So meaning, itong isa na to, hindi siya nag-adapt into digital transformation. Ayan. So, yan yung societal change by technology disruption. So, discuss naman natin yung tinatawag na industrial revolution. Okay, meron tayong four. So, yung first industrial revolution o tinatawag nating industry 1.0, yan yung mga mechanical production, railroads, steam power. So yung second, ito naman yung tinatawag nating industry 2.0, andyan naman yung mga mass production, electrical power, and the advent of the assembly line. And then third, andyan yung tinatawag nating industry 3.0. Nandito na yung mga automated production, electronics, and computers. And then, last is the tinatawag nating Industry 4.0. Ito na yung ngayon. Wherein, nandito na yung artificial intelligence, big data, and robotics. Nandito na tayo ngayon, guys, sa Industry 4.0. Yan. So, what is Industry 4.0? So, more on, ano siya eh, advanced sensors, controls, platforms, and modeling. Ayan. So, Industry 4.0 is a framework that enables the delivery of information about the production and manufacturing processes across the entire value chain. When it is needed, where it is needed, and in the form it is needed. So, more on sa Industry 4.0, yung data yung pinakaginagamit talaga. O yun yung pinaka-key asset. Ayan. So, Industry 4.0 is about right data, right people, right time, right decisions. Okay. So ano naman yung framework ng ano, framework ng Industry 4.0? Ano yung mga nagko-contribute na technology sa kanya? So syempre andiyan yung mobile devices. So andiyan din yung cloud computing. What is cloud computing? So before kailangan mo pa ng ano no, kailangan mo pa ng mga USB to store information, pero through cloud pwede mo na siyang ilagay doon.
Yan. Nandiyan din yung augmented reality, wearables, multi-level customer interaction and customer profiling, big data analytics and advanced algorithms. Andiyan din yung mga smart sensors, 3D printing. Etong authentication and fraud detection, dito papasok yung ilang topics doon sa subject natin, ano, na digital communication or modulation and coding techniques. Ayan. So pag nandun na tayo sa coding techniques, ano, wherein or specifically yung cryptography. Ayan. So paano ba ginagawa yung authentication? Ayan. So sa mga phone natin, no, meron ng authentication, two-factor authentication, pero i-discuss natin 'yan dun sa mismong topic natin, ano, pag nandoon na tayo. And then advanced human machine interfaces, location detection technologies, and then IoT platforms. Ayan. So 'yan yung industry 4.0 framework. So cite lang natin, guys, ano, yung binanggit ni Jack Ma, founder ng Alibaba Group. Sabi niya, in about next 30 years, a robot will likely be on the cover of Time Magazine as the best CEO. So, kung maalala natin, nung diniscuss natin yung history ng communication, binanggit natin na ang Time Magazine, meron na silang lagi silang nag-aano ng Man of the Year, eh. So, ang Time Magazine, kinonsider na rin nila ang computer na Man of the Year. Yan. Computer, kinonsider na nila as Man of the Year. Okay? Pero sabi dito, in about next 30 years, yung robot naman will be the cover of Time Magazine. Yan. Machines will do the human will do what human beings are incapable of doing. So, marami tayong movies na mga napanood, ano, marami nang lumabas na movies about sa na yung mga machine kaya nang gawin yung ginagawa ng tao. Ayan, yung I am robot. Ayan. Machines will partner and cooperate with humans rather than become mankind's enemy. Ayan. So, sabi nga, merong three possibilities of human and machines interaction. Una, ito yung gusto natin, yung humans and machines work together, yung magtutulungan lang sila. Second, ito yung ayaw natin, yung humans and machine will fight each other. And third, ayaw din natin, syempre, yung machine to machine will fight each other. Okay? So, yan, parang ganito, no? Three possibilities. So, ito guys yung gusto natin. Ito. Na magtutulungan ang robot at ang human. Ayaw din natin to na maglalaban yung robot at human gaya nung sa pelikula na The Terminator ni Arnold Schwarzenegger, ano? And then ayaw din natin to yung machine to machine gaya nung sa Transformers. Ayan. So times are changing. So diniscuss natin kanina with regards sa Industry 4.0. So how about the internet? Nagbago din ba? Nagkaroon din ba ng digital transformation? Nagkaroon din ba ng evolution in terms of internet? So, share ko lang yung evolution ng Internet of Things natin, o IoT. So, before, meron tayong tinatawag na pre-internet. So, ito, wala pang internet dito. Talagang human to human lang. So, more on fixed and mobile telephony lang, SMS, through text lang. So, wala pang data dito. Meaning, di ka pa makakapag-surf sa internet. So, next, pumasok na yung Internet of Content. Nandiyan na si World Wide Web. Okay? Wherein dito, pwede ka na mag-email. Makakuha ka ng information from World Wide Web and entertainment. Ayan. After ni Internet of Content, pumasok na si Internet of Services o yung tinatawag nating Web 2.0 wherein andito na yung e-productivity, e-commerce, wherein pwede ka nang mag-sell online. Ayan, marami nang gumagawa nito, no? So dito pala siya pumapasok, ano, sa Internet of Services. The next, may tinatawag tayong Internet of People. So ito naman more on sa social media. Skype, Facebook, YouTube, Twitter. Ayan. So, ang term pala doon is Internet of People. And then, nandito na tayo sa tinatawag nating Internet of Things, wherein ito yung machine to machine. Actually, ito yung ka-counterpart ni pinag-uusapan natin kanina, yung Industry 4.0. Ayan. Okay? Wherein nandiyan yung identification, tracking, monitoring, metering, semantically structured, and shared data.
So after niyan guys, ano, tingnan niyo yung changes, ano? Pre-internet, internet of content, internet of services, internet of people, internet of things. Papunta na tayo guys sa tinatawag na internet of everything. Yan, wherein halos lahat na is kokontrolin na ng internet. Yan. Okay? So parang ganito, no, dati yesterday internet of people lang, ano, pero ngayon internet of things na eh yung future. Yun yung binabanggit natin na internet of everything. Yan. So sabi nga ni Alan Cohen, do not wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the condition perfect. Ayan. So simulan lang, ano, gaya ng mga ginagawa na ng mga pagbabago, mga changes. Ayan. So the future, so ano ba yung future na tinitingnan natin sa digital evolution, ano? So andiyan yung robotics, yung wherein andiyan yung manufacturing, service, undesirable jobs, UAVs, surveillance, logistics, security, connectivity, AI or artificial intelligence, data analytics, machine learning, autonomous vehicles. Ayan. Singularity, wherein andiyan yung quantum computing, augmented humans, nanotechnology. Okay, UX and UI, new forms of interaction, any surface access, 3D printing, proliferation of making capability, gig economy, freelancers, workforce on demand, alternative working, and then blockchain, yung cryptocurrencies and Bitcoin. So, talagang, ano, no, sabi nga, yung choice na sa atin, kung go ka for digitalization, yung kasi yung change, eh. Either, magstay ka dito or go for digitalization. Ayan. Kaya nga lang merong pag nag-transform ka to digital o nag-undergo ka ng digitalization, yung data mo at stake. Okay? Bakit? Kasi sabi nga dito, data considered most damaging to the organization if exposed. Sa katunayan, yung 73% company financial information and customer data, yan ang kinukuha. Yung 67% intellectual property, tsaka 51% personal information on employees. Okay? So, maraming nahahack guys, ano? So, kaya kailangan alam natin yung mga una, yung background about cybersecurity. Paano mo poprotektahan yung data? Ayan. Paano mo imi-make sure na okay yung mga passwords? Ayan. Na encrypted siya? Okay. Yung mga codes? Ayan. So, yan yung mga matatakil natin dun sa ating subject na digital communications. So, kasi from the word digital, ano? So, kumbaga, data na yung pinag-uusapan natin. Okay? Wherein, yung data, eh, kumbaga nga, at stake siya. Okay? From the hackers. So, paano siya ini-encrypt? Ayan, yung mga cryptography. Ayan. So, yun yung pag-uusapan natin. So that's it guys, ano, dito muna, hanggang dito muna tayo, and then dun sa next video dun naman natin ipakita yung mga ilang companies na hindi nag-undergo ng evolution of o hindi sila nag-undergo ng digitalization, and then discuss din naman natin yung mga nag-undergo ng digitalization ng mga companies. Okay, sige guys, that's it, thank you.